Apat na tulog pa bago maglipat ng taon, may mga naitala ng firecracker-related injuries sa ilang panig ng bansa. Maigting na rin ang inspeksyon sa mga bentahan ng paputok. Saksi si Maki Pulido. Maawa naman po kayo sa amin. Kupo, yan po halos lahat ng items namin. Inuutang lang namin. Sa kabila ng pakiusap ni Annie, kinumpiska ang nasa 50 piraso ng mga binibenta niyang pailaw. Kumpleto naman siya ng mga permit para makapagbenta. Pero sa inspeksyon kanina, natuklas ang may ilang ibinibentang produkto na walang license to manufacture and sell. Giit ni Annie, hindi dapat silang pag-initan lalo't matumal pa rin ang kanilang benta ilang tulog bago magbagong taon. Ang sinasabi namin, dapat ang pinupuntahan ng DTI is manufacturer, hindi kami. Kasi binababa lang nila sa amin yan eh. Tigatinda lang nila kami. Mostly na nagtitinda ng paputok eh. Nangutang lang ng puhunan. Nabahan na ho kami. Pandemic pa. Awawa naman kami. Pwede namang magnegosyo ng tama at pwede namang magbenta ng mga lisensyadong brands. Apat na kumpanya lang ang may lisensyang hinahanap ng DTI. Sa pag-asang lumakas pa ang kanilang benta, ilang tindahan ang bukas na magdamagan para sa mga nais bumili. Yung binibili nila ngayon, puro pailaw, yung mga aerial, yung mga paputok na ginagamit dati, medyo na-less ng mga 50% yun. Kasi siguro sa pandemic na, at saka yung sinasabi namin na wag na talaga masyadong bumili ng puro pailaw at saka yung mga paputok, wag lang yung mga malalakas. Iwas traffic at saka para konti lang yung tao, iwas COVID. Yearly tradition na rin na parang pwede naman wala pero parang kulang kung wala siya. Nag-inspeksyon din ng Eastern Police District at tauhan ng Pasig City LGU sa bentahan ng pailaw. Ang tindahang ito may business permit pero lumabag daw sa Fire Code of the Philippines. Bawal mag-imbak at mag-display ng pailaw sa loob ng gusali. Wala namang hinuli at binigyan ng pagkakataong mag-comply ang tindahan. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sa Executive Order 28, Series of 2017, pinapayagan pa ang pagbebenta at paggamit ng mga pailaw. Depende na sa ordinansa o local executive order sa lugar. Mahigpit namang pinagbabawal ang mga paputok. Ang PNP inihinto na muna ang pag-issue ng special permit para sa mga community fireworks display noon pang December 16. Papayagan pa naman ang mga nabigyan na bagong petsang yan. Sigibig doon firecrackers eh, di ba? However, hindi na po ata nagbibigay ng bagong permit si SILG at hindi na niya inaalaw yung mga bago mag-a-apply para po mga fireworks display. Bago nito, sinabi na ng mga LGU ng Marikina, Valenzuela at Navotas na walang community fireworks display sa kanilang syudad bilang pag-iingat sa COVID-19. Sa kabila ng mga paalala, may mga naitatala pa rin firecracker-related injuries ngayon pa lang. Apat na ang naitalang nasaktan sa Bicol. Dalawa naman sa Ilocos Region. Sa Dagupan City, nag-inspeksyon na rin ng Bureau of Fire Protection sa mga bentahan ng paputok. Dumoble naman ang presyo ng ilang produkto dahil sa kakaunting supply. Kung pwede lang, huwag nang magpaputok. Pero kung hindi maiwasan talaga, bumili kayo ng mga paputok dito sa authorized selling area lang natin. Matumal din ang bentahan ng torotot sa Divisoria. Hindi rin kasi hinihikayat ang paggamit nito ngayong COVID-19 pandemic. May ilang bibili naman pero yung pampaingay na hindi na kailangang hipan. Hindi dapat tinitesting. Pag tinesting mo, bili mo na. Kailangan pang dikitan. Dikitan mo muna. Kunyari, binili ko, di ba? Dikitan ko muna bago ko ibenta. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.